yung bus. Harapin nyo, yung bus. Yung bus. Nakikita nyo, sinipin nyo pa kayo. Alam bang TSC? Alam bang TBM? Yung iba, check nyo, yung mga jeep, oh, saka yung mga, ano dyan, oh, motor. Magandang umaga sa inyong lahat. Ngayon ay September 9, 2024 at sa oras na 9:05 ng umaga. Nandito ngayon ang special operations group ng MMDA sa pamumuno ni Sir Gabriel Go. Dito sa may kahabaan ng Buendia or El Poyat. At ito, biniverify lang itong bus. At bukod sa natikita siya ng illegal parking, biniverify na rin yung kanyang papeles kung hindi nga ba siya out of line. Dahil pagka na-verify na out of line yung bus, ay may impound. Okay naman yung papilis ng nasitang bus. At pati ito, biniverify na rin yung mga dokumento. Bukod sa mga natitikita ng mga illegal parking dito, kaya biniverify yung mga papeles ng mga bus na yan. Kasi kung halimbawa out of line sila at dito dumadaan ang mga yan, ay makakatagtag sa sikip ng trapiko. Kaya binibigyan sila ng mga sariling rota. Yung kanto na yon, yan ang Ruas Boulevard. So, babaybay ng team itong kaba ng El Poyat o Buendia. At lilinisin yung mga naka-illegal parking dito sa kahabaan ng highway. Ganun na rin dito sa sidewalk. Ang direction niya ng team ay going north or papunta ng Makati City. Nandito na tayo ngayon sa kanto ng El Poyat sa kanitong Taupo Avenue. Cross na tayo dito sa may Taupo Avenue at dire-direto lang din dito sa mataba ng linya. Itong kanto ng Taupo Avenue saka itong Buendia pamunta ng Makati, bawal po dito magsakay o magbaba ng pasahero. Doon sa unahan pwede magbaba at magsakay. Katulad nito, dito lahat nag-aabang yung mga pasahero. Sa kabila ng malaking low loading and unloading sign. Ayun o. Pagmula dyan sa footbridge, ito, dito makikita yung sign na pwedeng mag-loading and unloading zone. Ayan, green. So, lugar na ito. Bawal kasi sa highway itong mga heat ride or anong matawag ito? Sidecar. Nag-counter flow pa si tatay. After ng kaba ng Buendia, kumaliwa dito ang team sa may kaba ng Bautista. Nandito lang tayo nung nakaraang linggo, noong Friday.
Nandito na tayo ngayon sa may kanto ng Bautista at lumabas tayo dito sa may Soben Rojas. Diyan yung nahatakan ng L300 yata yun nung nakaraang linggo. Babawasan lang ito at sa susunod at hindi pa nila nailigpit yan, isasampa na nila sa skog. Yung mga halaman na yan, yung mga nakukumpiska, itatanim yan sa mga ilalim ng MRT or saan man pwedeng itanim. Kung may napapansin kayo ng mga halaman sa ilalim ng MRT sa EDSA, doon yan tinatanim. May naatak na dito sa hindi kalayuan sa may nilabasan natin sa may Bautista. Ito. Nasa kanto kasi. Forward ka ako na maliligid. Dalawang taxi ito na walang gulong. Vulcanizing, pakipitipan nga ito. Pasok ko pa eh. Vulcanizing shop ito, kaya dito nagpapagawa. So itong dalawang taxi ay matitigitan at ang violation nila ay obstruction. Dahil bukod sa taxing ito, itong isa ay nasa kanto mismo. Nakalabas na talaga yung puwet dito sa kanto. Good morning, sir. Pagmula dyan sa canton na yan, na kung saan natikitan yung dalawang taxi, eh, ito, sa kabila. Mayroon ding adventure na natikitan at posibleng mahatak. Nasa kanto tayo ng Dian saka Sobel. Yan, part ng Makati. Ito naman, part na ng Maynila. Itong hinahatak na adventure. Magmula naman dyan, mayroon ding hinahatak dito sa bandang unahan. Malapit na sa Osminyo Highway. Ayun na nga, nakasampa na. Sumiin ko na lang. Yun. Okay ito eh. Yung isa, yung nahatak, naka slant yung pagpapark, kaya naka-usli yung pulihan. Ayun na siya. So, nandito na tayo ngayon sa may kanto ng Soben Rojas, saka ng Osminyo Highway, at tayo ay magpo-cross. Dire-diretso lang. So, ilang beses na ito na pasadaan. Ito yung may mga car wash saka vulcanizing shop. Doon naman sa unahan, yung may mga junk shop. So, ito malinis na yung dito na maraming nahatak na mga jeep. Malinis na. Shop, available. So, dire-diretso lang tayo. Forward dito. May nahatak na pala dito. Ito, simula na ito ng mga junk shop dito. Ang oras ngayon ay 10 ng umaga. Dito na pala yung SWAT ng Makati. Monsiro na. Ako rin, ka lang. Ito naman kaya may tent dito. Mayroong magaganap na birthday celebration
Oh, happy 12th birthday. Sherry, happy birthday. May niraradyo. Op, op. Tumakas ito. Niraradyo na ni sir. Itong riders na walang helmet. Ito. Wala raw lisensya. Kaya pala tumatakas, walang lisensya. Nabangga ka? Nabangga? Nabangga, hindi naman. Ha? Sa kamamadali, nabangga pa si sir. Sa pa. Ayan o. Sinagi ka? Sinagi ka? Sinagi mo tao ko eh. Oy, kasi alam mo na eh. Sumingin ka sa gilid. Sige na, i-impound nyo na lang. Walang dalang lisensya yan. Kaya tabak ko yan. Ready? No. Naka-chinilis pa. Bukod sa walang helmet. At ang pinakamatindi nito, walang dalang lisensya. Kaya may impound. Well, yung ano, yung nasa likod dyan po, truck. Yung crew. Sakit! Saka tinamaan, saka tinamaan. Yan. Kahit magpa-rescue pa pa, sinagi mo yung tao ko. Kahit sino pa tawagan mo. Kahit sino pa. Bunin mo yung mga gamit ko. Bunin mo lahat ng gamit niya. Note po, binanggay ng sponsor namin. Maraming violation si Kuya. Naka-chinilas. Walang helmet. Tapos walang lisensya. At reckless. At mayroon pa yatang dahil nga binangga or nabangga niya yung enforcer. Walang motor, naka helmet eh. Stop! Stop! Gasa kayo! Dito po, Makati po sa Manila. Dito Manila kayo? Apo. So doon tayo galing sa may kabilang Sobel. Ngayon, ito sa right side natin ay part ng Manila. At itong kaba ng Sobel na ito, ito yung part ng Manila. Ang part lang ng Makati, itong pader na kung saan dyan sila nakatayo, yung mga yan. Kaya kumukuha sila ng business permit sa Makati. Yung truck na nadaanan natin dito kayina ay natikitan at pinalis. At itong siya ay mahahatak. Ano po yung motor? Sir, tanggalin na lang po namin, sir. Problema nyo kasi, mabuhay na ito eh. Aba. Tanggalin na lang po namin, sir. Sa loob siguro, wala, baka mapagbigyan kayo, pero mabuhay din eh. Ah, sige po. Tanggalin na lang po namin, sir. Tara. So ito namang tent na ito, pinatanggal ni Sir Gab dahil ang sabi nila, kumuha sila ng permit sa barangay. Dapat sa ano sila, sa City Hall, dahil ito isakop ng Mabuhay Lane. Itong kahabaan ng Sobel Rojas. Ito na yung motorsiklo na ang may dala ay walang lisensya, kaya may impound. At ito yung nakabangga ng enforcer dahil sa kamamadali sa kanyang pagtakas. Yung mga kalakal dito, may natitira pa nga eh. Pinapasok lahat ni Sir Gab dito sa loob. Okay, diretso tayo. Sa oras na 10:20 na umaga. Pagmula doon, mahaba itong mga junk shop dito. Pinilit ipasok yung motor doon dahil pero natikita na. Itong video okay, hindi natin alam kung kakasya yan dyan sa loob dahil ipapasok daw. Nilagyan lang pala ng cover.
para hindi mabasa. Sigurado ba yan na may papasok? Parang hindi kasa sa pinto. Oh. Grabe, halaman na pala ito. Ay, kanino? Sa'yo po ito? Chairman po po yan. Kaya po mas kainan. Ha? Kaya po ba tawag si chairman? Kaya chairman pala ito? Tatanggalin na lang po ba yan? Noon pa kasi sa atin kita open. Sinurin nyo na. Isang nagawang sa bangkita. Matawag ka po ba si chairman? O kaya ating expo o kusino man po sa barangay? Mas tatanggal po po ngayon. Ito po tanggalin po. Pwede po namin lahat. Kaya ako nang paglalagyan. Ano po yan? Nakalakan. Chairman. Kami na lang lang. Ito na. Ito na. Nakuha naman din po. Ito ang harbing mo. Diyan po muna pinalagay kasi kagawa sa naging rebali kasi ang hinila na nagpapag. Yung chairman po namin. Pinalagay niya sa bangketa. Dalam mo na. Kasi may project po yun. Matagal na po nandiyan. Oo nga, bali nilip. Kasi inayos po namin yan. Minilagay nga namin ng baka po. Patanggalin na namin yan. Kaya nga tinanggal namin po rito sa may bangketa. Gusto namin para may daan. So, baka kasi hindi po namin yan. Diyan nga namin lalagay yan, sir. Kailan pa? Inayos lang po namin yung budget ngayon. Ay, hindi po po pwedeng ganun, di ba? Kawawa naman yung mga gagamit ng bangketa. Tulad nga si nanay, sinasabi nga niya. Nakakapagod na maglinis dahil may at maya, nagugulo rin naman. Sige po, para natin ko na lang po sa kanya. Itong lugar natin, sakop ng barangay na iyan. At yung chairman na nagpalagak dito dahil ito ay gagamitin daw sa project sa mga eskulahan o itatarin kung saan saan, dito yung nilagak sa bangketa. Sige, yung bakal po. Ang bakal niya. Okay po, ayun. Hanggang bakal lang, sir. Hanggang bakal. Okay. Okay. Sige po, sige. So, ang pinapalinis lang kay ate. Ayan, oh. Pagmula dito, yan, dyan sa may, yan. Malabas lang itong sidewalk na ito. Dira pa ko, sir. So, iwanan na natin yan at pinamahala na lang yung pagtatanggal dyan sa isang kagawad, saka dyan kay ate. Okay, diretso tayo. Ang oras ngayon ay 10:45 ng umaga.